Thank you, friends. Thank you, user. Thank you, friends. And welcome back. Thank you po, Sir Ram. Kasi nagkasakit ako eh, kaya hindi naman siya nakapag-live. Pero namiss ko dito sa Bico. Kahit di ako masyadong active, dito pa rin ako magla-live. Tamang titig lang sa mga larawan. Grabe kasi mga ibang edits kay Amanda, yun yung kanta eh, no? Cause it's summertime, I'm putting my heart on the line, yeah, I don't want any crime. Pangarap nating inaasa, may isang pangako na malaya, nagagawa lahat. Wala ka na lagnat? Wala na, dahil yan kay Blue. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Cause you know in my heart, babe, I know you'll never die. Hello. Cause you, I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this girl. She got my heart tied in a knot, and my soul couldn't work. But even with the kids, I'm telling her, she went away to me, I mean, damn. Ang sakit ng tiyan ko. Ah! Bakit mo ito na mga kapag? Wait lang ah, maghintay kayo ah. May mga ilalabas akong dragon ah.
you, Jonaline, thank you. But ano ba problema nito? Thank you, Kawan. Wow! Si ano, si Cole, nandito siya. Nakikichismis siya. Porket alam niya. Buhay ay eroplanong papel, talang pangarap. Thank you, Kawaw Wayne. Thank you so much! Thank you so much, Ate Aiko. Naiinis ako sa laptop ko. Gusto kong magsalita ng mga masasamang words. Sasabog ako. Sasabog ako. Yes! Lay! Ganun ba? Ano ako magsistart? So, ito na nga. Ganun ba? Lahat ng mga actions natin, especially kapag masama yung mga ginawa natin, expect natin naman mga consequences yan. May mga karma tayong haharapin. And to this person, this is your karma, and I hope you learn from this. Because hindi mo alam kung sino yung mga taong binadamay at binabangga mo. In Angel, we trust. Don't worry, guys. I'll take it slow. Gentle lang. Okay. Basher na yan mamaya. Of course, kapag naging, pag mayroon mamaya akong basher, expect nyo na siya to. Nanalangin tayo? Ba't kayo mananalangin? Okay. Madami na akong naririnig sa tao na to. But then, tinatry kong i-ignore because I'm still trying to see the good in this person. Alam nyo naman ako, hindi ako puputok unless may paputok. Hindi ako puputok unless may... Ano yun? Lighter, di ba? Hindi ako puputok. Pero kasi, ginanon-ganon na ako eh. Ano yun? Natatawa ako. Okay, seryoso na. Hindi, tinatry ko pa rin i-lighten yung mood natin. Kasi ayokong lahat tayo is pumutok. Hindi siya magliliyab kung walang lighter. Tama ka dyan. So, ayan. Kasi ano, ang dami kong naririnig. Like, alam mo ba itong tao na to, ginaganyan ka? Alam mo ba itong tao na to, sobrang unfair sa'yo? Alam mo ba itong tao na to, kung anong sinasabi? Kung anong pinagkakalat? And then sinasabi ko, kung anong nalalaman nyo, huwag nyo nalang ipagsabi sa iba. But still, nagsispread siya. And hindi lang kasi yun. Innocent people are nadadamay. And I don't like it. Especially kung yung dinadamay nila, yung mga taong importante sa akin. Babe! So sabi ko, okay, unang clue, shipper siya. Big account or small? Big account. Well known, kilala nyo. Solo standard. Ay, ba't alam nyo yan? Sabihin na kasi, hindi, kaya nga we're taking it slow, di ba? So, ano kasi, ang sabi ko naman sa inyo, hahayaan ko kayong maging shipper, hahayaan ko kayong maging delusional hanggat gusto nyo. As long as you respect me, you respect my friends, you respect the people around me na walang ginagawang masama sa akin. The thing is, apakasimple lang po ng hiling ko, and yet, hindi nyo ginawa. Like, you still disrespected us. So, when I say us, hindi lang po ako ang damay dito. And
And I'm really hurt. Sobrang sakit nung mga nakita ko. Sobrang sakit. Malakas ang background. Dapat malungkot na rin lang. Kinain natin. Sobrang sakit ng mga nakita ko kasi masakit siya kasi I'm hoping na hindi ko to ma-receive sa taong to. Na parang ganun, yung ganun yung pakiramdam na sana hindi ko ma-receive tong gantong hate or ganitong treatment sa tao na to. But yun pa yung gumanon. Okay. Oh, wala pa akong sinasabi. Malalaman nyo din kung sino. But we're taking it slow. So, unfair lang kasi na... Okay, ano to ah, Shipper siya ng Yuanatics. Alam nyo, na Yumi and I appreciate your effort as Yuanatics. But, what the fuck? Ang unfair nyo! Ang unfair! Grabe, ang unfair nyo! Seryoso, ang unfair ng mga iba sa inyo. Alam ko yung iba matitino talaga and wala silang ginawa kundi mag-support lang and magmahal sa aming dalawa. At alam ko kung sino yung mga yon. Na-appreciate ko yung mga yan. I love you, Natics. Yumi and I love you, Natics. But then, it's really unfair how some people, some of you say, iwan lang, iwan lang. Iwan forever. Tapos, iba ang ano nyo sa akin, di ba? It's really unfair. Like, masakit siya. Kasi parang nade-deja vu ako sa mga kaganapan ko before. Like, ayan na naman. May mga shipper na naman. May kanya-kanya silang ano. Tapos ipaparamdam tong ganito sa'yo dahil hindi mo nabibigay yung gusto nila. Actually, alam nyo, binibigay namin kung anong gusto nyo, kung anong nagpapakasaya sa inyo, kahit ang dami namin nare-receive mga bash, still binibigay namin. We do it naturally, pero you guys are asking too much. You guys are being too delusional at ang sakit-sakit nyo na. Lalo na nang dadamay na kayo ng ibang tao na hindi naman dapat idamay. So, ano lang. Sabi ko naman sa inyo, huwag idamay, di ba, mga ibang tao. So, go! Go na! Do it! Sabihin nyo sa akin kapag labas na. Ayan, may ipapakita ako sa inyo and doon ko na i-explain. Gusto ko kasi makita nyo. Diyos ko kayo! Alam nyo, ayoko talagang saktan tong tao na to. Pero sabi ko nga, some people deserve to be called out kasi mali na po ang ginagawa nyo and it's not healthy. And after neto, I want this person to get out of the fandom. I'm sorry ah, pero Yumi don't deserve you. I don't deserve you. We don't deserve you. So, yun na siguro ang pinaka-healthiest way or pinaka-best na gagawin mo. Just umalis ka na lang. Ngayon, if may balak ka pang magbato ng kung ano-ano or what, it's not gonna work out. Like, sana pag-isipan mo din yun. Kasi, ang kapal din kasi ng mukha, if ikaw na nga yung naninira, ikaw na nga yung gumawa ng kasalanan, ikaw pa yung magmamatapang. I hope you'll be accountable sa kasalanan mo. Ako, wala naman akong pakialam if you're gonna say sorry or what. I just want to call you out dahil sobrang mali mo na. And I was really nice to you. Ang pinaka-ayoko lang, ang bait-bait mo sa harapan ko. Ang bait-bait mo sa harapan ni Yumi. Tapos kung ano-ano pa lang sinasabi mo behind our back. Diba? And yung mga ganitong bagay, kailangan talagang ma-call out dahil yung mga iba, pinapakinggan tong tao na to without thinking na kung ano-anong sinasabi na to na hindi naman katotohanan or may ibang purpose sa mga sinasabi niya.
Okay. Ang tagal naman po. Mga Piccolo. Majin Buu, ano na? Si Yumi yan. Tanga-tanga ka ba? Kulang ka ba sa... Wala ka bang hearing comprehension? Ganun? Di ka ba na... Bingi ka ba? May tulok ka ba? Pakilingis nga yung tenga mo. Pakiamoy. Kung amoy posporo ba yan? Grabe ka naman. Ang clear-clear ng sinasabi ko, B. Barira ng momentum ang putik. B, ano na, B? B, ano na? Naghihintay na sila. Wait nyo lang guys, ah. I'm trying to calm down kasi. Nanginginig ako actually. Kasi nga, ayun, I hate to mamahiya. Ayoko mamahiya talaga. Pero kasi if hindi kayo mako-call out, hindi kayo titigil, patuloy pa rin kayo sa pag-spread ng mga false information, which is not right. Kahit sino ka pa sa fandom, kahit ano pang estado mo or role mo sa fandom, wala ka kasing karapatan, manira, or mag-spread ng kung ano-anong mga bagay just because ayaw mo yung mga nakikita mo. Hindi lang, ang pangat kasi dito, kapag na-hype ka na ng mga supporters, wala na, feeling relevant ka na, you think you have the power to tell everything. Kahit hindi mo naman talaga alam kung anong nangyayari. Siyempre, dahil sa, yung mga ibang supporters, gusto ka, they believed in you, kahit anong sabihin mo, paniniwalaan nila, mabibrainwash sila. At pag yan, na-brainwash, kakampi sa'yo. Pag yan kumampi, tas naging ayaw mo kami, or kahit sino sa amin, kakampi at kakampi sa'yo yan, kasi na-brainwash mo na. And lahat ng mga taong nagpapa-brainwash, baduy nyo naman! No ba yan? Wala ba kayong sariling utak? Kailangan doon magsabi sa inyo kung ano dapat niyong gawin or kung anong opinion niyo? Diba? Like, wala eh. Alam niyo, first time ko itong mang ganito ah. Kasi it's too much na. Kasi sabi ko naman sa inyo, ayoko may masirang friendship. Ayoko may masirang tao dahil sa mga false information. Like, ano... Siguro ano, wag munang i-call out tong isa. Siguro sasabihin ko na lang dito. Wag na lang ilabas to kasi hindi naman siya masyadong deep. Yung munang isa. So, ayan. So, I don't know kung paano mo i-take to, kung sino man tong i-call out ko, pero sorry not sorry. You have to face the consequence. Ngayon, if ayaw mo ng gulo, you can just, like, umalis ng tahimik. Kasi we have your information, we know your face, we know you, so careful na lang din, di ba? Careful na lang, like, tahimik na lang, maglaylo ka na lang, if you still want to support. You can do that, just do it silently, di ba? Okay na ba? Kaninong account, mga dragons? Kanino account?
Hoy, anong pa ito pinagsasabi nyo? Mga dragons, ano na po? Mga Bakugan? Mga Pokemon? Saan po? Saan ko po sila dadalin? Ang gulo kasi ng mga Bakugan ko. Wait lang. Oo nga po, sana po nagkakaintindihan tayo dito, mga dragons, ha? Ano, kailangan ko po ba kayong i-train? Sorry guys, natataranta kasi yung isang dragon. Naguguluhan na po ako. B, ano pang kailangan kong... Be, ano na? Ano mga dragons? Wait lang, okay. Commercial muna. Ganito kumain na saging. Kasi yung mga ibang tao, pag kumakain, especially mga babae, pag kumain ng ganito, bastos agad ang iisipin. So para hindi ka maisipang bastos, ganito mo kainin. Ayan. Ganyan mo muna kainin, guys. Yan na. Para hindi ka pag-achieve. Kasi pag yung babae, kumakain ng saging, yung ibang lalaki, ang bastos ng tingin eh. Tingnan. Ganyan. Ngayon kaya kumain ng saging. Na-post na po ba? Na-post na siya? Grabe ah! Anong username yan? Okay. Tignan nyo po, punta kayo sa X. And check nyo yung at Angiday 8. Okay. Hayaan ko munang tignan nyo yan and then come back here pag-usapan natin yan. Sabihin nyo lang pag ready na kayo. Angiday 8. Angiday number 8. Angiday 8. Ego sa walang ex. Kung walang, mas gusto ko makita nyo yun, pero if gusto nyo, pwede ko din pakita dito. Oo, ano? Ba't di mo nalang pinakita dito? Pero tingnan nyo muna. Sasabihin ko yung pangalan. And I'm not sure kung nandito siya. Ayan, kinote ni Mother CL daw. La Mother CL, grabe ka naman. Alam ni Yumi to? Yes, kinausap ko si Yumi. Sinabi ko sa kanya, i-call out ko tong tao na to. So, alam niya. Pero nakita niya na. Mas okay kasi pag nakita niya na eh. So, ayan. Diba? Ano? Mga dragons ko! Pakita ko din ba dito? Ano pang kwenta ng pinapost ko sa inyo, no? Bakit ba pinapost? May papakita din pala. Oo nga, ba't di natin naisip yun? Sana palang napadali na lang. Okay.
Ito. Screenshot nyo na lang, B. Sabi dito, ba't nakakrop? Okay, ito muna, ba't nakakrop? Huwag kayong mag-alala because nasa akin, nakita ko yung buong conversation. And dun sa, ano kasi, dun sa kausap, ang request niya is wag na lang isali. Yung basta i-crop na lang dahil, yun nga, as privacy din, ay at privacy ng tao na yon, and we respect that privacy, di ba? Nire-respeto natin niya. Pero kasi, this kind of, alam ko, may mga iba niyan, private na eh, bakit, ano, bakit nyo pinus or ganyan-ganyan? Kasi po ito, this is proof. Proof po kasi to. Proof po kasi to, and ito kasi, kusang binigay po sa akin, ha? Hindi ko to, ano, patingin nga, pusa pong sinento sa akin. And it caught my attention na, okay, mali ito at kailangan ma-call out neto. At may mga ganitong bagay kasi na kailangan i-call out talaga. So, ayan. Kung maghihiwalay man ang Yuan, support ko talaga si Yumi. Pero silent na lang ako ulit. Ganon. Tapos dito, okay, I get it. Okay lang naman yun, that's okay. Pero kasi, It's funny how you say isusupport mo si Bebe, pero you're talking behind her back. You're spreading information sa buhay niya na hindi naman dapat ipagkalat. So you think you may deserve that? Diba? And I know kung ano yung mga kinakalat niya, which is dumaan din sa akin. So bakit, diba? Apaka-plastic ng ganun. And then here naman, siya talaga ang mawalan pag nawala si Yumi sa buhay niya. Bakit kasi mawawala? At bakit magiging kawalan? Bakit mawawala in the first place? Bakit? Dahil may mga new friends ako? That kind of mindset, ang pangit. Ang pangit sobra. And then ito, totoo, bakit mga kasama niya pa ngayon ang nagpupush? Nagpupush kay ano? Kay Blue, ganun? Bakit? Kailangan ba nila akong pigilan sa mga bagay na gusto ko? And so what? Anong mali po doon? Bakit? Like, gusto nyo ipupush lang ako sa mga taong gusto nyo lang? That's very unfair and very selfish of you. Diba? Tapos dito, ano pa ba? Diba? Basta pag mag sila, dalawa, mag-jowa niya yan. Kasi parang si G... Haha, good luck. So, ang sabi sa akin dito, kino-compare niya si Blue kay G. Which is, why? Bakit? Bakit mo i-compare? Diba? Okay. So, ito yung mga ano gusto kong sabihin. Okay, so mga nagtatanong kung sino, si Jasper po. Ang admin ng Yuanatics, yun po ang masakit sa akin, admin pa ng Yuanatics. Ang sakit po noon, kung alam niyo lang, hindi niyo po maiintindihan yun kung hindi ginawa sa inyo. Kasi pag nakikita ko tong tao na to, I really appreciate this person, hinahug ko siya, nagte-thank you ako sa tao na to. Tapos ano, I'm trying my best din na makipag-communicate. Na-appreciate ko yung tao na to, tapos gaganonin yung mga nakikita ko, naririnig ko, and it hurts me din na kung anong naririnig ko about kay Bebe na nanggagaling pala sa kanya, yung mga information na dapat private na lang at huwag nang ipagkalat sa iba. Kasi honestly, ang daming nakaalam ng mga kung anong pinagsasabi niya, which is hindi na para sabihin ko, ha? Hindi naman ako katulad niya. Ang pangit lang, di ba? And ayun na nga, parang hindi ko kasi alam kung sino pa yung mga nahikayat niya na ganunin or sabihin yung mga ganung bagay. Pero I know may mga taong agree sa kanya, and sana nakikita nyo din yung mali nyo. Sabi ko naman sa head admin, yes, head admin po, head admin pa. At alam ko marami pa yan dahil may mga, for sure may nahikayat pa yan. And sobrang sakit nung part na kaya mo kaming tignan
ni Bebe, kaya mo kaming... Kaya mong pumunta sa mga ganong bagay. Kahit ako, alam ko kung anong mga pinagsasabi mo. And don't worry, alam po to ni Bebe. And by the way guys, huwag nyo na lang din i-post to sa TikTok or what kasi kaya ako di... Kaya ako siya ni-live dito kasi sa isang app, madaming bata doon, hindi nila maintindihan to. Ito kasi atin-atin lang to. So you don't have to post this. Gusto ko dito lang to. And enough naman kayo na nakakita. Kaya ayun. Ayun, hindi ko lang kasi maintindihan bakit biglang naging ganun. I know na before, apakabait talaga niya. She's very nice sa akin, very sweet, na naging komportable din ako sa kanya, na may mga times na nag-open, kakwentuhan kami. I was, parang alam mo yun, parang okay, maybe this person is okay to trust. And then, ang sakit lang na ganun pala. Hindi lang kasi yan, eto naririnig ko ah, ang dami din kasi nagsabi sa akin. May nagkaroon daw ng after party after nung birthday ni Bebe. And then, pinagchichismisan daw si Blue. Like, anong sinabi po doon? Pinapaalis ba ako o nakikipagkita si Blue? Ah, ang kinakalat po niya na inaaya daw po ako ni Blue. Kaya umalis daw po ako ng maaga dun sa party. Like, bakit nyo sisiraan si Blue? Walang ginawa si Blue. Like, kaya daw po hindi ako inaaya daw ako ni Blue na umalis. Kaya daw hindi po ako nakapunta sa after party. Una sa lahat, wala akong alam sa after party. Pangalawa, umalis ako doon dahil umalis na din sila Thea. Bakit pa ako magsistay, diba? Tapos na din yung party, paalis na din lahat. Everyone is taking picture lang naman. Nakapagpaalam din ako ng maayos kay Tita at especially kay Bebe. Ang akin lang, bakit kailangan siraan si Blue? Siyempre, ang iisipin ng mga ibang tao, ah, ganun pala si Blue. Inaaya niya para lang ano, para hindi natin makasama si Angel. Like, ang bait-bait ni Blue. Bakit niyo gaganunin yung tao? Ang ayaw ko sa lahat, yung idadamay niyo siya. Hindi niyo kasi alam kung gaano ka-pure yung tao na yun para ganunin-ganunin niyo. And sabi ko sa inyo nga, maging dilulo kayo all you want as long as you respect yung mga taong nasa paligid ko. And hindi niyo ginawa. And bakit, hindi ko maintindihan, bakit kailangan madamay si Blue? Doon po ako sumabog. Diba? And sa totoo lang, hindi kami nagkita. Ganun, hindi kami nagkita ni Blue. Actually, gusto ko siyang makita noon. Gusto ko siya talagang pumunta. Kaso, alam niyo ba, inaaya ko si Blue. Sabi ko, pumunta ka dito sa birthday party kasi gusto kong makita nila Bebe, gusto kong makita nila Thea. Pero hindi siya pumunta kasi nahihiya yung tao. Dahil aware siya na, of course, may mga unatics doon. Diba? At ayaw din namin maging insensitive. Pero grabe, kayo yung naging... Ano talaga, naging insensitive po. Eto pa. Okay lang bang pakita to? Okay lang ba pakita to? Okay lang ba? Mag-reply kayo. Meron pa kasi. Okay, naman. Okay. Eto pa. Okay lang sabihin to, ha? Okay na, sige na. Dito na din tayo, eh. Tapos, alam naman ni Blue daw na may ganap si Yumi at kailangan andun si AJ. Inaaya daw lumabas ni Blue si AJ. So not true. Alam niyo ako pa yung nag-aaya talaga kay Blue. Pinipilit ko si Blue. Nagkatampuhan pa kami ni Blue, ha. Ayan, ha. Na-splock ko, ha. Inaaya ako si Blue. Pero sabi niya nga, pagod siya. Next time na lang. At ayun, nahihiya din talaga siya. Kasi nga naman,
hindi naman talaga siya invited doon. Hindi siya invited doon, pero ako yung nag-i-invite sa kanya. Marunong makiramdam si Blue, marunong siya makiramdam. Alam niya yung insensitive sa sensitive. Apaka ano lang, apaka pangit lang ng pagsasabi niyo na inaaya niya ako. Bi ako talaga yung nag-aaya sa kanya. Ang ano lang, wag siya, seryoso. Makikipaglaban talaga ako sa inyo. Wag si Blue, apakabait ni Blue. Thank you, Dark Angel. Ano pa? Diba, tapos... Ang pangit lang na hindi na kasi tama yun. Ano pa guys? Sabihin niyo na sa akin. Di naman pala sinabihan. Oo, wala akong kaalam-alam sa after party. Napatanong mo pa nga ako, ah, nagkaroon ba ng after party? Ganon-ganon. Wala akong alam. So, parang ang pinapakita kasi, hindi ako pumunta. Ganon-ganon. Di, wala talaga akong alam. Tapos isisisi niyo pa kay Blue na hindi ako nakapunta. Ang pangit nun. That's spreading false information. Sinisira niyo po si Blue. And syempre, yung mga ibang tao na delulo din, na katulad mo, naniniwala sila. Naniniwala sila na, ah, talaga ba? Ay, di, ang pangit ng ugali ni Blue kasi pinipigilan niya si AJ sa mga ganap na ganun. And eto po kasi yan, like, yun na nga, you are... head admin ng UNatics. Ikaw dapat ang nilulook up ng tao as UNatic. Ikaw yung nag-organize, ikaw yung nagsasabi, people follow you. Kaso, ginamit mo yon sa maling paraan, sa paraan na alam mong makakasira ka ng ibang tao. And that's really wrong. Kasi ako, alam ko yung mga pinagsasabi, pinagkakalat niya. Alam ko yan. At sinabi ko din yan. And pati pala sa akin, hindi lang sa akin, pati si Blue na damay. Ang akin lang, nakalimutan nyo na yung sinabi ko, na ship at your own risk. Kasi yun nga sabi niya, pag nawala, ako daw yung mawawalan, ganon. Bakit kasi kami mawawala? Ano ba kasing iniisip nyo? Ano ba kasing iniisip nyong mangyayari sa amin? Hindi kasi porket meron akong nakikilalang ibang tao, is iiwan ko na kung sino yung mga tao na nandyan sa akin. Ba, hindi ako ganong klaseng tao. Never akong nang iwan ng tao ng walang dahilan. At isa pa, may sinasabi nito, ano kasing isang screenshot? Yung ano yun? Meron ako nakita eh, na medyo nasaktan din ako. Wait lang, iyaano ko lang. Titingnan ko. May isang screenshot na medyo na-hurt ako doon eh. Ah, yung ano. Yung... Hindi, yung ambag-ambag. Yun. Ayoko sa lahat, yung sinusumbatan ako, sinusumbatan si Bebe sa mga naambag namin sa buhay. Yan ang wag na wag niyong gagawin. Kesyo, ang daming naambag ni ganyan sa buhay ni AJ, ang daming naambag ni AJ sa buhay ni ganyan. Be ang toxic nyo, kami nga hindi nagsusumbatan sa mga ambag ng isa sa buhay namin. Tapos kayo magsusumbat kayo. Like, ang pure ng intention namin sa isa't isa, tapos susumbatan nyo kami. Like, kung sinong mas maraming naambag, sinong mas maraming natulong. Thankful kaming lahat sa friendship na meron kami at never naming sinumbat yan. At lalong-lalo na kayo, wala po kayong karapatan magsumbat. Like kung sino po ang maraming inambag sa amin. Kasi lahat kami, pare-pareho kaming may naitulong sa buhay ng isa't isa. Kaya ayun, ang sakit lang na mayroon pa kayong pa you want forever, pero ang unfair nyo.
Iba eh. It sounds plastic. Diba? Sobra, sobra. Hindi dapat sinusumbat ang ganun, guys. Kasi kami never nagsumbatan. And very pure ng intention talaga namin sa isa't isa. And kasi, hindi nyo kami masisira kasi wala kayong masisira sa amin. Wala po kayong masisira. Alam nyo, mahal na mahal ko si Yumi. Sobrang mahal na mahal ko yung tao na yon. And hindi namin hahayaan na masisira kami dahil sa mga walang kwentang opinion nyo o dahil sa mga kadeluluhan nyo. Go, i-ask mo. And ayan. Ako, mahal na mahal namin kayo mga Yonatics. And walang lubugan dito. Walang sign off dito or ano. Friendship is forever. And yun ang kinikip namin. The friendship. Diba? Kaya ayun, nakalimutan nyo na po kasi yung respeto. Nakalimutan nyo na. Nakalimutan nyo na. And kung sino man ang mga napaniwala ng tao na yon, please, aalis. Huwag na manira. Okay? Ayaw nyo bang maging tahimik na lang din since wala, nakuha nyo na yung karma nyo, tahimik na lang umalis. Alam niyo yun, magbagong buhay na kayo, mag-reflect kayo, and change. Magbago na lang kayo, guys. Ayusin nyo na lang yung buhay nyo. Yeah, and ano guys, wag nyo akong i-gatekeep din. And wag nyo kaming i-gatekeep. Like parang, wag nyo kaming ikulong. Kasi hindi namin kinukulong isa't isa. Apaka-supportive namin sa isa't isa. Tapos kayo, kukulong nyo kami. Dapat, ang gaya, dito ka lang sa ship na to. Yumi, dito ka lang sa ship na to. Hindi pwede yun, guys. Hindi pwedeng ganun. You and will remain forever. Kasi, treasure ko yan eh. Treasure ko siya. And, kayo, depende sa inyo kung aalis kayo. Pero kasi, hindi kasi magaganon niya. Hindi magaganon. Yun lang din. Kasi, yun nga. Itong tao na to, yan, si Jasper. Ang daming ang kinakalat na information. And then, ang daming nakaalam. Siyempre, yung iba nagiging curious din. Kung ano-ano mga nalalaman. Parang backstabbing na lang kasi yun eh. Backstabbing talaga. Yung bait-bait mo sa tao, sinusuportahan mo yung tao, pero kung ano-ano pala pinagkakalat mo, thank you, Dark Angel, di ba? Ang plastic ng ganun, ang plastic. Huwag niyong gagawin yun, guys, kasi kakarma at kakarma talaga kayo. And imagine nyo, dumating si Blue, nagkaganyan na kayo. Yung iba sa inyo lang ha, hindi ko nilalahat ha. Yung iba sa inyo, and I know kung sino kayo. Dumating lang si Blue, nagkaganyan na kayo. Paano pa yung mga makikilala ko? Bakit lagi kayo against sa mga taong nakikilala kong bago? Eh kami nga magkakaibigan, apaka-supportive sa isa't isa. Ang pangit po ng ganun, guys. Please, kung susuporta kayo, sumuporta kayo, pero huwag kayong magmamando or huwag kayong mag-e-expect too much to the point na pag hindi nagawa yung expectation nyo, kami yung sasaktan nyo, kami yung sisiraan nyo para lang ma-feed yung ego nyo. Diba? Kasi, wow, thank you, Paul. Yung tao na to, winelcome ko talaga to. As in, winelcome ko siya and
I thought this person can be trusted. Kasi lagi yung sinasabi, kung mag-alala, ganyan, love ka namin. Pati sa, syempre, sa GC, kahit busy ako, kahit mahiyain ako, tinatry ko pa rin maglambing doon, makipagbartagulan. And syempre, dahil, ayun nga, admin, head admin siya, gusto kong respetuhin tong tao na to. Syempre, laki din ng ambag niya sa ano sa UNatics and sa fandom ng UNatics, which we really appreciate kasi hindi naman din kayo mabubuo ng ganun kung walang organized, 'di ba? Ang akin lang masyado kayong na-hype and hindi niyo ginamit yung powers niyo sa tamang paraan. Nakasakit kayo ng tao, nakasira kayo ng tao, nandamay kayo ng tao. Hindi na po tama 'yon. Deserve ba call out? And ayun, sabi ko nga after this, mas okay sana kung umalis na lang ng tahimik. And ayan, umalis na lang tahimik. And kung sino man ang mga kaibigan nito, it depends sa inyo if itotolerate nyo tong tao na to knowing mali talaga ang ginawa niya or ewan ko sa inyo kung anong balak nyong gawin. Pero, di ba nga, hindi naman porket di mo tinotolerate yung tao is iiwan mo na, ganun-ganun. Still, try nyong kausapin tong tao na to, make her realize kung anong mali niya. Huwag yung, ano, don't be too hard sa tao na to, huwag yung masyadong saktan, ganun. Basta be gentle na lang kasi for sure may dinadamdam tong tao na to. For sure, nasaktan siya sa mga sinasabi ko. Pero sorry, not sorry. I'll say deserve kasi nga, mali ang ginawa mo. And ayun, kung totoong nagmamahal kasi kayo, hindi ganun ang pagmamahal. At hindi ganun ang pagmamahal na deserve namin. At hindi ganun ang pagmamahal na gusto namin. Kasi, ayun, umaasa po kasi kayo. Umaasa kayo ng sobra. Like, ang okay-okay naman talaga. Wala talagang problema. Walang problema sa aming magkakaibigan. Or even kay Blue, walang problema. Kayo lang po ang gumawa ng problema. Seryoso. Kayo lang po ang nag-big deal ng lahat. Naghahanap ng away. Oo, wala naman kasing pag-aawayan talaga. Like, sobrang goods namin. Walang problema kahit ano pa yan. Diba? So, ayun lang naman. Ayun lang naman. Pareho naman tayong nasaktan din lahat. Let's just, ano, after neto, let's keep a good vibes. Alam ko yung iba sa inyo magrarant din yan. Okay lang. Okay lang naman. Kasi alam ko may hinanakit din kayo. Pero after this, pag lumipas na to, wala na ha. No more turning back na. And I hope this person lives quietly. Yan. Yun lang din naman ang gusto ko. Live quietly. Huwag niyong mura-murahin. Yes, huwag niyong pagsalitaan ng masasakit, guys. This person already received ng mga pagsasabi mula sa akin. And no bad words. Okay, okay na siguro 'yon. Okay na siguro 'to. Let's not. Huwag natin masyadong pabigatin. Isipin pa rin natin yung mental health ng tao na 'to. I know it's hard. I've been there, pero this, yung nangyari kasi na yun, pag kinall out ka ng tao, pag nakita mo na yung mali mo, pag na-realize mo na yan, magbabago ka talaga, and kailangan natin to sa buhay. Okay, wag na lang... Sana okay lang si Blue. Okay lang si Blue. Yes, know your limitation, guys. Wag niyo kailangan mura-murahin tong tao na to. Wag niyo na lang saktan pa. Okay na 'yon, okay na to. Okay na. So ayan. Gusto ko lang at least alam niyo dapat kanina, dapat ganun yung ano ko eh, ganun yung
Ganun yung atake ko eh. Kaso, mas okay pag kalmado, mas okay kapag composed, ganun. I don't want to hurt this person din ng sobra, but, you know, deserve din ma-call out. Kasi, I will not tolerate those kind of actions, lalong-lalo na if nilulook up ka na maraming tao. Hey, thank you so much, Dark Angel. Hey. Ayan. Okay, okay na. Ayan. Paalala ko lang, please. Huwag niyo idamay si Blue. Kahit sino sa mga friends ko. If galit kayo sa akin, huwag niyo silang idamay, B. Mahal na mahal ko yung mga yan. Huwag niyo idamay. Baka pagtusok-tusokin ko kayo ng karayong. May next ba na i-call out? I-call out ko ba? I-call out ko ba mga dragons? Mga dragons, natuloy sila. I-call out ko ba mga dragons, yung sinend nyo? Ano, yung isa, i-call out ko ba? Hindi ko kasi alam kung anong age nun. Baka kasi bata talaga siya. I-call out ko ba? Ano? Okay. Ano na lang, ganto na lang, guys. Walang masama sa sheep, walang masama sa pagiging sheeper, pero careful tayo sa mga sinasabi natin. Careful na tayo sa sinasabi natin, sa mga sinasagot natin sa tweet, ganun, mga ganun-ganun klaseng bagay. Yun lang, parang, and wag nyo na lang din patulan kasi kapag pinagsabihan mo yan ng isang beses, hindi pa rin ginawa. Pag pinagsabihan mo yan ng dalawang beses, hindi pa rin natulo. Hindi pa rin natuto. Leave it na muna, okay? And dun sa kinall out ko, just live quietly. You don't have to explain. Ang dami kong proof na na-receive, and I don't need to para ikalat pa dahil mas mapapasama ka doon. Wag na mag-justify, wag na mag-gaslight, wag na mag-manipulate. I called you out, that's enough. Umalis ka na lang ng tahimik. I don't need your explanation. Naniniwala ako sa mga tao na to because these people, mas kilala ko sila, mas may mga napatunayan sila sa akin, and all I heard was you talking shit behind my back, behind our back, and I don't need an explanation from you. Okay na ako doon. Eh, may chat ako sa inyo. Wait lang. Wait. Asa si Blue? Sa talikod ko.
attention. Wait lang, tumatayo buhok ko. Aray, sa talikod ko. Gusto nyo maano si Blue? Kamustahin natin si Blue? Sakit. Ayoko nga. Ano kayo? Sinuswerte. So, ayun. Good news. Wala naman akong good news. Ine-eme ko lang kayo. Ano lang. Sana napanood nyo na ba yung ano podcast? Ano po, don't forget to like, share, subscribe, and of course, comment. Ganon-ganon. And yung mga video ko po sa Oxine, please i-hype po natin. Support me po sa Sky Valley. And, ayun. Good news, magaling ka na sa sakit. Totoo yan. Alam nyo ba, eto, to be honest ha, kapag ako nilalagnat, umaabot yan ng 3 araw. Umaabot talaga yan. Like, nilagnat ako today, bukas may lagnat pa ako. The next day, may lagnat pa ako. So, parang bago lang sa akin. Bago lang sa akin, ang nilagnat ako ng 1 araw lang. Story. Yung kinikilig ako eh. Okay, ganito kasi yan. Kasi, umalis nga kami ni Blue. Wala, ano lang. Tara, alis tayo, ganyan-ganyan. And then, punta tayo sa Pampanga. Daling kita sa Smash. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 5, 6, 7. Rock. 8. Sorry, Tan. Kala ko trobo talaga tayo. Tropa na tayo. Oh, tropa na tayo, Bar. Oh, yan, oh. Ang ganyan yung mga tropa. Para, ganyan mo ako. Ayun. Gagano na niya mga tropa. Ah! Sorry. Hindi, para. Huwag na, para. Dito. Pag ikaw? Masakit na ulalamunan niya. Kung hindi siya pag ako nagre-request. Hindi, kasi... Hanapin ko tropa. Ano ba? Hanapin ko pa ba? Hindi. Ganun. Pakilala kita kay mama ko. Ganun. And then, yun. Pumunta kami sa Pampanga. Tinanong ni Mama anong gusto namin kainin. Sabi ni Blue gusto niya ng sinigang. So pagdating namin sa bahay, may sinigang. And then nilibot ko siya ng konti. Dinala ko sa Smash. Pinakain ko siya dun sa paborito kong hotpot. Nag-arcade kami after. Tapos yun nga. Yun nga, umuwi na siya noon. Tapos, hinatid din kasi namin siya pa uwi. Kasi nga, syempre, ako nag-aya, ako din dapat maghahatid. Ganun po kasi talaga yun. And then, nung after ko siyang ihatid, nakaramdam ako ng sakit, ng pakiramdam. Siguro dahil nga, ano no, dahil nga maghihiwalay kami ni Bestie, kaya nakaramdam ako ng panghihina. Lechar. Naulanan kasi ako. Naulanan. Kaya, ako kasi mahina ako sa ulan. Pag naulanan ako ng ambon, ambon talaga, kung ulan yan na malakas, carry pa. Pero pag ambon yan, delikado na yan sa akin. Magkakasakit talaga ako. Tapos ayun, sabi ko, pag uwi ko sa bahay, grabe, pagka-check ko dun sa ano, dun sa thermos ba yun? Basta yung pagka-check ko dun sa nilalagay sa kilikili, 38, ganun na pala ako kainit. Kasi usually, di ba, pag sinat-sinat pa lang, 37, ganun. And then, pagkatingin ko, 38 na agad, sabi ko, alam, mainit na to, ganun. Tapos, kinukol ko siya. Sama ng pakiramdam ko, ganun. Sakit ang pakiramdam ko, naiiyak ako, ganun.
Tapos ayun, kinol ko. Magka-call kami buong gabi, ganun ganun. Tapos nag-aalala siya. Tapos, hindi niya talaga pinapatay yung Colby. Tulog lang ako. Tulog, sobrang sama ng pakiramdam ko, tulog ako. Tapos nalilingat ako. Anong lingat? Kapag nagigising ba yun? Ang tawag doon, kapag ganun. Alimpungatan. Pag naalimpungatan ako, nakikita ko, nandun pa siya sa call, hindi niya pinapatay. So, syempre na ko, aww, ganun, napapagalun ako. Tapos, namamatay, parang oras-oras, nag-aano siya. Hello? Kising ka na ba? Tapos, hindi ako sumasagot, pero naririnig ko. Hindi ako makasagot kasi ang sama ng pakiramdam ko, pero naririnig ko siya. Tapos, next oras naman, gising ka na po ba? So, hindi pa rin ako makasagot kasi nga, di kaya ng ulo ko, sakit-sakit. Tapos, next hours na naman, gising ka na ba? Ganun siya. Tapos, next oras naman, gising ka na po ba? Ganun. Tapos, sumagot ako, hello, sabi kong ganun. Hello! Gumanon siya sa akin. Parang akong aso nun. Ganun pala pakiramdam maging aso, no? And then na yun, parang ang cute-cute lang. Ganun, tatanong siya, ano nang temp mo? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Anong gusto mong pagkain? Gusto mo ba ng lugaw? Gusto niya akong padalhan, babe. Sabi ko, hindi ko kaya, magsusuka ako. Sige, isuka mo. Sabi niya, ganun-ganun. Basta ang cute lang. Tapos, tinawagan ko na si mama kasi nga, nahirap na ako, di na ako makatayo. Ganun po kasi ako magkasakit, hindi na ako nakakatayo. Hindi na talaga. Tapos, si mama pumunta si mama sa kwarto. Actually, galing kantin si mama, pumunta pa siya sa dito para lang i-check ako. And then, nasa call kasi si Blue. Tapos pinupunasan ako ni mama kasi nga binibimpo niya ako ganun, hinihilamusan niya ako sa towel. Tapos si mama, syempre, pinainom niya ako ng gamot. Inom ka muna ng gamot! Kaya hindi ka gumagal, hindi ka uminom gamot! Syempre, natatakot ako eh. Si mama ko yun eh. Napalunok ako sa gamot. Ganun. Bilis kong nainom. Di na ako nag-inarte eh. Tapos ayun, habang pinupunasan niya ako, biglang si Mandy. Hello? Hello po? Hello? Ganun. Hello, hello? Naririnig mo ba ako? Gumanon siya. Tapos sumagot si mama ko. Hi, Mandy. Sabi niya ganun. Hi, tita, mami. Sabi niya ganun. Tita, kamusta na po si Ongge? Ganun-ganun. Ito, hindi siya makatayo. Nangihina siya. Ang init-init niya. Hindi siya umaano. Tapos bigla siyang, tita, pwede ko po ba makuha yung number niyo? Tapos nagsabi sila ng number. Ito yung number ko. I-save mo na lang. 0911-111-1111. Ganun-ganun. Okay po, ganun-ganun. Tapos wala na. Nag-uusap na sila, no? Siguro, mga pinag-uusapan nila sa ano. Tapos ayun, umalis na si mama ko nung nagpahinga na dun sa isang kwarto. Tapos, eto kasi yun, magka-call kami, and naririnig ko, nasa bahay lang siya, kasi nanonood siya ng TV, nagpapatugtog lang siya. Naririnig ko, nasa bahay pa siya, ganun-ganun. Tapos, umidlip ako, mga alas 12 yun, umidlip ako. And then, may kumatok. So, binuksan ko. Medyo antagal pumasok eh, kaya humiga ako ulit. Tapos pagkakita ko, nakatayo si Mother CR doon. Nakaganyan siya. Nakatayo siya doon. Hindi ko siya matignan kasi nga, pagbukas mo ng pinto, ilaw agad bubungad sa'yo. So, nakaganon ako. Tapos, nagulat ako, may tumalon sa kama. May parang pumatong sa akin. Hindi naman patong talaga. Tumalon lang siyang gano'n. Sabi, kawawa ka naman. Tapos sabi kong gano'n. Nagulat ako gano'n. Di ako, be, ang sakit ng ulo ko ah. Pero napag gano'n talaga ako. Eh, nangihina ako noon. Tapos nagulat akong ganyan. Paano nangyari yun? Yung nasa isip ko kasi, paano nangyari yun? Kasi, kausap ko pa lang siya. Tapos, tumalon si Mother CL. Hindi si Mother CL. Si Blue yun. Tumalon si Blue sa tumalon siyang ganyan. Tapos si CL nakatayo lang siya eh.
Nakatayo lang siya. Tumalon si Brooke. Kuwawa ka naman. Ganun-ganun. Kamusta ka? Nakawawa naman yan. Tapos may daladalang prutas si CL. Sabi ni CL, eto prutas, binili ni ano, ganyan. Siya nagbayad niyan. Binili niya akong prutas. Kasi, feel ko sinabi ni mama ko yan na. Pero kasi, nung pinupunas-punasan ako ni mama ko, sabi ko, ma, prutas, prutas, gano'n, gusto ko ng prutas. Sabi ni mama ko, wala nang nagbibili ng prutas, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, ito prutas, eh, binili ni, ano, ni Blue. And then, ano, sabi ni CL, iiwan ko na kayo, ah. Aka, nagulat ako, so dito siya matutulog, gano'n. Ay, wala akong binabanggit pangalan na. Ang sabi ko, Blue, ah. Subukan yung magbanggit ng pangalan. Tignan nyo man. So, yan. Dito siya matutulog. Ganun, ganun. Tapos, yun na nga. Wala na. Stricto ng lahat, B. Si CL, si Blue. Biyang weird ng ganun. Wag naman dumating sa ganung paraan. Parang ang weird. Wag ganun. Wag, ang hirap. Parang ang sakit sa ulo pag in-imagine. Wag naman ganun, te. Mother CL is Mother CL. Ano pa kayo? Wag siya. Tumalun sa akin si Mother CL, B. B, huwag naman ganun. Parang naman kayong mga ano eh. Basta, na-appreciate ko lang siya. Sobrang na-appreciate ko siya. Sobra. And, ayun na nga. Nag-a-alarm talaga siya, B. Like, alam yun, tulog na tulog ako, tapos bilang, tananan! Ay, inom ka na ng gamot mo. Inaantok-antok pa siya, inom ka na ng gamot mo. Tapos, alam mo, dito ko siya na-appreciate. Pinupunasan niya ako sa bimpo, be. Tapos ako umiiyak. Umiiyak talaga ako. Sabi ko, ayoko, lamig, ayoko na. Hindi malamig. Isa lang, konti lang. Paano ka gagaling niya? Nang kulit-kulit mo naman, ano ba yan? Aalis na ako. And, siyempre, ayoko siya umalis. Tapos, habang pinupunasan niya ako, bito mo tululuha ako kasi nga, ang sakit sa balat, ang lamig, tas ang init ng pakiramdam ko. Tapos, ayun, parang na-appreciate ko lang. Ilang, tuwing umiinit ako, pinupunasan niya talaga ako. Tapos, yun nga, kailangan bumaba ni Blue kasi nga kukuha siya ng pangbalat sa ano, sa prutas, ganun-ganun. Natatakot siyang bumaba. Nahihiya akong bumaba, ganun-ganun. Pero naglakas loob siya, bumaba siya, B. Naghahanap siya ng palanggana. Pag-akyat niya, nakahati na yung mga apple, nakalagay na yung mga grapes. Tapos, binili niya ako ng lansones kasi favorite ko daw yun. And then, ayun lang, binalatan niya yung lansones, ganun-ganun. Ang effort lang, ang cute. Sobrang na-appreciate ko siya. Tapos, pinapakain niya ako. And then, ayun nga. Alam niya man, hirap ako uminom ng gamot, diba? Matagal bago ako uminom. Binaghihintay talaga siya hanggang mainom ko yun. Naghihintay talaga siya. Sige na, huwag mo isipin. Ganyan. Anoin mo lang. Ilagay mo lang dito. Tapos inumin mo lang. Yun lang yun. Okay na yun. Ganun. Sobrang cute lang. Sobrang cute. Tapos, nung gabi kasi, bumaba na yung temperature ko. Naging 37. So, yan. Natulog na kami noon. Tapos, pag gising, umaga na eh, pag gising, chinek niya yung temperature ko. Nakita na. 38 ulit. Napabangon siyang ganun. Sabi, gumanon talaga siya. Ang kiti, gumanon siya. Parang na-stress talaga siya sa temperature ko. So, ano, inom ka ng gamot, ganyan-ganyan. Tapos pinunasan niya ulit ako. Umiyak ulit ako.
Very cute. And gagaling talaga ako kasi ang consistent ng alaga, Api. Tutok talaga. Tutok talaga and appreciate ko yung tao na yun. Nakarealize ako na dati kasi, hindi naman sa pagkocompare ha, hindi naman sa pagkocompare, pero parang ganun na nga. Dati kasi, sa Pasko, kapag magkakasakit ako, tsumetsyempo na magkaaway kami. Like, kaaway, ganun, tapos magkakasakit ako. Kasi ganun ako, pag inaway mo ako, pag nasaktan ako, magkakasakit talaga ako. So, pag nagka... So, pag... Anong Pasko? Anong Pasko? Ayun. Nung sa basta sa past, ganun. Papagalitan ako. Huwag na i-compare. Maganda tong comparison na to, ah. Yun nga, nagagalit, ganyan, ang sasabihin sa akin, yan ka na naman! Sasakit-sakitan ka na naman! Ganun, so, I had no choice, pero pigilan ang sakit na nararamdaman ko. Ganun, kasi parang nagiging, ang dating kasi is parang nagiging pabigat ako, parang ganun. Sakit-sakitan ka na naman! Gagawin mo na naman ang pag-alaga mo! Ganun. Siyempre, di ba, parang, lo, eto sa totoo lang kasi, ah, sa ano, hindi ko pa kasi din naranasan maalagaan ng ganun na like sa tatlong relationship ko walang alaga ng ganun. And sa Pasko kasi nagtataka ako bakit aalagaan ako, naka-live or naka-content, papainumin ng gamot, nagkain ng content, ganun, parang... Hindi ka iinom kasi ano, mag-iinom ka ng gamot. Iinom ka ng gamot. Tuloy-tuloy mo kasi, huwag mong ganyan eh, huwag mong lasapin masyado, hindi na nga masarap eh. Pero nung nakatira na sa isang bubong, bakit wala na yung alagang ganon? Diba? Tapos na-appreciate ko lang si Blue na grabe, willing pumunta tong tao na to, willing magbiyahe ng ilang oras para nang alagaan ako. Kakaiba eh, kakaiba talaga. Kakaiba na ano talaga ako ng Blue, grabe tong tao na to, mapapaganon ka talaga. Hindi si Mother CL, huwag naman si... Bae! Huwag naman ganun, Bae! Blue na lang! Baka isipin pa ng ibang tao, si CL talaga yung nakasama ko matulog dito eh. Ma-issue pa kami. Thank you, Cole! Baka alam niyo naman may mga merong mga ano mga slow sa mga i-upload niyo. Biglang 'di ba admin niya 'yan? So may something magaganon sila be. Ma-issue pa kami niyan. So ayun, sobrang na-appreciate ko lang yung tao na 'yon. Na lang. Very cute-cute lang. Ilang oras biyahe ni Blue? Hindi, Manila pa kasi. Manila pa yun. Napakabuti niyang kaibigan. Napaka caring niyang kaibigan.
Ayan. 3 hours dahil maulan ang biyahe. 3 hours. Thank you, Ate Aiko. Thank you so much po. Wait lang, may binabasa lang ako. Gagi guys, wag niyo kaming iship ni CL. Seryoso, may maniniwala diyan. Umayos kayo, seryoso, papahamak kayo pa sa CL. Tumato. Wait lang ha. What? Na kinakol ko sila, ano, kinakol ko yung mga dragons. Kala narinig? Hindi, kinakol ko siya. Hello? Nanonood ka? Hindi! Bakit? Hello. Ano? Oo. Oo, nag-call out ako kasi nga, ayun.
Dinadamay ka kasi. Basta, alam mo naman ayokong nadadamay ka. May... Mag-open ka mo kung may papakita ko. Wait. Nakikita mo ba ako? Ha? Opo. Ila-loudspeak din kita. Okay. Wait lang. Opo. Nababasa mo? Ito. Siyempre! Bakit kaya nagagawin niya? Bakit ayaw mo? Thank you for that. Thank you. Secret! Bakit na? Ano ba niya tayak pa lang ako? Eh, love ka namin eh. Love ka din po. Ako? Saka lang ito ko. Oo. So guys, thank you. Nakakit yun naman, gusto mo kayo ganyan. Iyak ka muna. Hindi ako lang. Thank you guys. Para saan yan? Bakit? Ayun ko kung testin mo ko. Ayun nila tumigil, lo. Di naman yung views. Bakit? La, ayaw nila tumigil. Ay! Ako? Ano? Okay. Ano sinabi mo? Bakit ba? Ano ba? Grabe, walang tigil ah! Ano ba niyan? Ano kulit? Ano yan? Automatic na yung comment lang. Ano? Hindi, comment talaga yan. Live na live na comment. Nababasa mo ba? Opo, bakit? Bakit may ganyan? Ano ang sabi ko? Sinabi ko kasi crush mo ako. Oh! Wait na. Uy, ikaw. Ano ba? Sinabi ko lang crush mo ako. Hello? Pero ko pa, pero ang chat ko. Chat mo? Hello? Hello? Okay lang yan. At least, di ba masaya? Ah, hindi ko kung pa kayo ni Andy. Hindi ah. Kanina ba sila ganyan? Hindi naman... Ha? Hindi naman si ano to? Hindi naman si Amanda to? Si Blue to? Sino sabi si Amanda? Sino si Amanda? Hindi ko alam. Akala nila ikaw si Amanda. Si Blue po to. Ano siya nagkasabi nyo? Si Blue. Friend ko po si Blue. Grabe kayo. Hindi po si Amanda to, guys. Huwag kayong mag, ano ng info. Huwag kayong mag-spread ng ganong info. Hindi si Amanda to. Si Blue to, si Blue. Di ba, Blue? Oo nga. Oo nga, Black.
Black naman. Yes, tsaka emoji ko kasi yung black. Blue, thank you. Thank you, Blue. You're welcome, Black. Ano? Hindi. Ano kasi? Akala kasi nila, ikaw si Amanda. Eh, hindi naman. Hindi naman ako si Amanda. Si Blue ako eh. Si Blue. Pero wala akong minention na name. Okay. Ano masabi mo? Nag little story lang ako. Sa ano? Kung paano mo ako inalagaan. Na-appreciate kasi kita, Blue. Yung tatalunin ko, ipatat ko na lang. Sige, chat mo nga. Ano ka ba? Guys, hindi po to si Amanda. Busy si Amanda. Wala na ding, di na din kayo masyadong nag-uusap ni Amanda kasi busy siya sa work. Eto si Blue, bagong friend ko po. Bagong friend ko po si Blue, so... Tsaka wala akong minention na name, ha? Kayo tong nagme-mention na name, kayo talaga... Oo nga, layo ko kay Amanda. Nga, layo-layo. Hindi, yun. Ang pangit-pangit man eh. Uy. Grabe ko naman, grabe ko naman sa friend ko. Ang pangit ka naman doon eh. Hindi naman maganda yun. Uy. Saka salbayan eh. Ano? Salbayan pa yun. Salbay, huwag mong ginaganyan yung friend ko, ano ka ba? Hindi ka marunong mag-alaga. Lo? Eh, hindi naman ako inaalagaan ni Amanda. Tsaka si Amanda, busy kasi yan sa ano, sa work. Alam mo na, summertime. Oo nga. Diba? Ang ganda nun. Diba? Guys, si Blue po to, si Blue. Kung di pa kayo marunong makiramdam, di ko na alam sa inyo, ha. Thank you, Blue. Ano na yun? Blue, namimiss na kita, Blue. Ano? Namimiss na kita, Blue. Oh, thank you. Ayan tuloy, may ship name na tayo, Blue. What's the name? Blungge. Ang bantot! Blungge! Yay! Blungge! Bantot talaga. Baka magselo si Amanda. Ay, wala naman kami ni Amanda. Friends na kami ni Amanda. Ano ka ba? Oo nga naman. Diba? Ano tayo? Ano ba tayo? Best friends! Sige. Ano? Sige. So, kayo na ni Blue. Hindi po. Hindi. Kayong fake news dyan. Hindi. We're friends. Diba, Blue? Friends tayo, diba? Oo. Forever. Forever. Slay. Manood ka kaya, Blue? Ano tempo mo? Ha?
temp mo? Anong temperature ko? Temp ba? Opo. Sobrang lamig ko na. Feel ko nasa 34 na ako. Hindi ko na nga alam sa inyo yung thermos ko. Pag ikaw nag-ilap, sinasabi ko sa inyo, naka-loudspeak po ba ako? Yes, blue. Ha? Oo. Tap-tap-tap mo, sabi ng mama mo. Nag-chat ka sa pita. Nag-chat? Hanggang ngayon? Kayo ah, baka ano mo lang pinag-uusapan nyo ah. Hindi naman. Siguro sinisiraan niya na ako sa'yo, no? Hindi. Ano temp mo? Wala na akong lagnat! Okay na ako. Pamatay man. Sino? Ako. Oo, wala na akong lagnat at ayoko nang mamatay. Baka mabinat ka. Hindi ako mabibinat. Pag nabinat ba ako, Blue, pupunta ka ulit? Huwag mo ito nga natin. Hindi, pupunta ka nga. Oo, pero huwag mong pagdatan. Oh, wait lang. Ay, kailangan ko natin. Doon ang iinit ako. Grabe, wait lang, nasusuka ako. Wait lang, Blue. Wait lang, wait lang. Nasusuka ako, Blue. Sana makaramdam ko. Sama ang pakaramdam ko. Paano kayo pag ako nagkasakit? Ako yung pupunta dyan. Labo. Nung malabo? Ano ka ba, Blue? Sa tingin mo ba, hindi ako gano'n? Alam mo, kung anong ginagawa mo sa akin, gagawin ko din yun. Sabi ko naman sa'yo, reciprocation. Inalagaan mo ako. Alagaan kita. Ganun naman, di ba? Alam mo nga yung kanta na Grow Old With You? Kantahin mo nga. Yung pre, pang ba din ka eh. Grabe ka, Blue. Blue. Huwag kang iyak. Ano, Blue? Iyak ako. Naiyak ka? Mm-hmm. Guys, naiyak daw si Blue. Bago siya ka, alam mo pa? Sorry. Guys, kiss nyo nga si Blue. Kiss nyo, dali. Ayan ah. Kiss. Hindi. Gusto ni Blue yung yung may tunog. Mwah. Ganun. Ay, ginagaw pa ako silang ano. Oh, yan ah. Ang daming mga mwa niyan. Oh, tama na. Tama na. Lumalaki ulo niyo eh. Din. Ako din. Bloop. Alam mo naman, di ako nagaganto sa call. Maangas ako sa call. Talaga ba? Oo. Talaga ba? Huwag kang ganyan. Mag mo akong ipahiya dito, Blue. Pwede mo na. Lo! Ayokot ko. Umiyak ako. Huwag ka na umiyak.
Yan. Okay na. Nag-unmute na ako. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Unmute po ulit, may sasabihin ako. Ano? Unmute mo po ulit, may sasabihin ako. Yan, naka-unmute na. Okay. Bakit kinikilig pinagsasabi niyo? Nag-joke siya, kaya ako natawa. Di ba, Blue? Ano sabi ko? Ha? Ano sabi ko? Yung joke mo. Hindi, joke ko yun, ha? Ano? May joke yun. Hmm. Sige na, baka nakaka-istorbo ako. Ako ngayon ang i-istorbo eh. Pero? Ay, hindi ba? Hindi ka naman nakaka-istorbo kahit minsan. Hmm. Ganun ba? Pangit ng lasa ng saging. Grabe ka naman, baka bumili niyan. Hindi, kanina pa kasi nandito, nakabukas. Pema mo. Uy, ang sarap ng saging mo, seryoso. Naiwanan lang to dito. Sarap ng saging. Sobrang sarap ng saging mo. Mentol? Bakit? Eh di ba binili mo yung saging mo? Oo, ano? Tapos na yung saging ko, Tol. Masarap yung saging mo. Bet ko siya. Kapala? Malasa, ganun. Manamis-namis. Tol. Bakit? Nandalan kita ulit, Tol. Ano? Nandalan kita ulit, Tol. Tandalan mo ulit ako saging mo. Oo. Yung malaki, ha? Kung mataba. Saba yun. Saba. Saba, no? Saba. Saba. Saba! Ang pogi mo, Tol. At a friend. Kaya wala. Ang gagaling mag-edit ng mga edit sa kanya. Ano ka ba, Blue? Ano yan? Kamay yan, Blue? Wow. Meron kang hindi isang suot. Ha? Kumain ka na, pre? Oh, pre. Ano ka na yung mukha? Yung saging. Yung hotdog, pre. Para, pre? Actually, meron pa doon, pre. Gusto mo makita. Nga, par. Oo. Hotdog mo yan, par? Oo, oh, hotdog ko to, par. Hindi pa hotdog mo, par. Par? Grabe ka naman sa hotdog ko. Meron. Ha? Pero mo makar pa. Masarap to, par. Saan tikman hotdog ko? Di na, par. Ano? May hotdog na ako dito. Patingin ang hotdog mo. Kikiam yata yan, par, eh. Laka pala, eh.
Okay pa. Sige na, parang babay na. Ano ba naman to? Nalalamig yung hotdog ko. Ay, ito. Ano pa? Mamaya na lang, par. Hindi pa, mamaya na lang. Sige. Sige. Magla-live ako sa isa, par. Ang isa, par. Ha? Ang isa. Sa titi, par. Sige. Alam mo yung titi? Bawal kasi banggitin okay dito. Sa titi, par. Sige, ma. See you na lang sa titi. Ano? TT! Letter T! T! Okay. See you. See you, sa sabihin mo, ayaw, saan? Saan? Ano rin naman? Ano rin naman? Saan? Ano, par? Sige, par. Sige. Sige, par. Sige, par. Lalabas ka doon? Oo, lalabas ako doon. Sige, sige. Antayin kita lumabas, ha? Sa titi? Aha. Sige. Sige, par. Sige, par. Sige. Sige, par. Ibaba mo na, par. Ako na. Ikaw na, par. Sige, sige. Sige. Bye. Bye-bye, par. Ano ba yan? Yan, grabe mo ang kamay. Aww. Ikit naman ang kamay mo, liit-liit. Slay. Sige, par. Sige, ibaba mo na. Ibigit mo, par. Ibigit ko? Wait lang.